Hi everyone! Angel Day here! And for today's video, highly requested po ito na gumawa ako ng video with my pet. So, pasensya na kayo, kakagising ko lang, as you can see. So, this is going to be a day with my pets. So, everything that you will see here are about my pets. And naisipan ko na baka gumawa pa ako ng mas maraming videos about my pets kasi ang daming nagre-request ng mga Q&A, ang dami rin nagre-request yung mga tips about sa pagpapaligo, potty training, ang dami rin nagre-request ng videos about tricks sa dogs. So for today's video, wala, ipapakita ko lang kung gaano sila ka-cute. Kasi ang dami nagre-request nga na kung ano yung routine namin every day. So if this is something you're interested in, just keep on watching. Actually, gumawa na ako ng video na ganito a year ago, I think. Pero tatlo pa lang sila nun. So, si Tutti, si Fury, and si Amaya. Now, we have 4. May anak na si Tutti and si Fury. So, that is Tofu. Medyo pare-pareha sila ng pangalan. Ang hirap banggitin. Ipapamit ko ulit sila sa inyo just in case new viewers kayo or nalilito pa kayo kung sino si ganito, sino si ganyan. So, ayun. Let's meet my babies. So, this is my Amaya girl. Yes, babae siya. And she's a Shih Tzu. 2 years old na yan, pero maliit. So, teacup size siya. Ayan yung unicorn bed niya. And sa mga nagtatanong pala, bakit laging nakalabas yung dila ni Amaya? Ganyan na siya nung pinanganak siya. So, her tongue is really longer than her mouth. So, naturally, lumalabas talaga siya. Tinanong ko naman sa vet kung may implications ba yan or kung magkakasakit siya because of that. Pero sabi naman ng vet, no need to worry about it. May mga aso talagang mas mahaba ang kanilang tongue. So, this is Amaya's best friend now, si Tofu, anak ni Tutti and Fury. And since magka-size lang sila, sila yung laging naglalaro. So, dito naman tayo sa makulit na to. Oh, sis baby! Ang cute-cute. Favorite niya sa CR, guys. Tofu, come here! Ayan. So, this is Tofu. 5 months. Persian cat. Anak ni Tutti and ni Fury. She's so cute, darling. Ano pa ba ikukwento ko sa batang ito? Makulit. Siyempre, baby pa. And very lambing. O, tignan mo, nilalaro yung basurahan. Darling, don't do that. And hindi siya takot maligo. Sanay siya sa tubig. Kaya kahit basang-basa siya dito sa CR, wala siyang pakialam. Kailangan nyo lang talagang sanayin, guys, sa tubig yung pusa para hindi sila natatakot. Ito nangangagat siya konti, pero hindi siya masakit. Alam niyo yung mga playful bite lang, ganun. This one naman, ang ating Daddy Fury. Such a big boy, oh. Kung papanoorin niyo yung last video ko about them, payat pa siya noon and baliit. Ngayon, big boy na. Grabe. Pag lalaki talaga, guys, mas malaki yung build nila. So, kung i-compare natin siya kay Tutti, si Tutti mas maliit. Diyan na naman si Tofu. Kinukulit ang kanyang daddy. Very malambing. Siya yung talagang unang lumalapit sa akin in the morning. And ito yung pinaka-reklamador. Pag wala ng pagkain, magmiyaw yan ng malakas, manggugulo sa akin, sa kwarto ko. Magre-reklamo. Parang nakikipag-usap to. Sabi niya, hoy, pakainin niyo na ako. Diba, anak ko? Show your face so that they can see you're so cute. Oh, you're so cute. Ito naman si Mami Tutti. Hindi siya masyadong malambing. Ayan, medyo may pagkamaldita. And normal daw talaga sa female cats ang medyo may pagkamaldita. So, itong si aking Tutti ay talagang, ayan, tingnan niyo yung itsura niya. Parang hindi siya natutuwa sa akin. And preggy siya ngayon. Kaya medyo mas maarte ang ating Mami Tutti. Ano anak ko? And laging nagtatago to. Ayaw niyang makihalubilo. Ayaw niya masyadong nakikipaglaro. Minsan naman naglalambing itong baby na to. Pero once in a blue moon lang. 2 years old na tong si Tutti. Actually, ang pinakauna kong pets ay si Tutti and si Amaya. So yung dalawang black. Tapos, kinuha ko si Fury para may partner si Tutti. And then, yun nga, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Nagkaroon tayo ng Tofu. So, hopefully, itong bagong pregnancy ni Mami Tutti ay mas marami siyang babies. Mga cats, mga 60 days sila nabubuntis. So, that's 2 months. So, 3 weeks na siya. Medyo 1 month and 1 week pa bago siya manganak.
this tofu every morning. Pag umiihi ako, lagi siyang nandito. Ano anak ko? Diba? Sobrang clingy. Ano anak? Good morning. So it's time to feed them. Ayan, dry food para sa mga cats. And then for Amaya, wet food kasi medyo nahihirapan siya with her tongue. So, kailangan wet food. Kasi pag dry food, parang nahihirapan siyang umuya kasi nga nakalabas yung dila niya. Anyway, I will discuss more about this, yung mga food nila and mga pet essentials sa separate video na lang. Ito yung mga para sa cats. Actually, apat siya kasi may parating akong isang cat galing kay May. So, pinaghandaan ko na siya. So, actually, free feeding sila. So, lagi lang may pagkain dyan. Kasi hindi pa naman sila overweight. Sabi ng vet, actually payat pa nga si Tuti eh. Payat si Tuti, kaya sabi niya sa akin, hayaan mo lang na may food sila dyan para pag nagutom sila, kakain lang sila. Ito naman yung food ni Amaya. So nasa separate room siya kasi ang tendency kinakain ng pusa yung food niya. Ayan, as you can see, medyo nahihirapan siyang kumain kasi nga, mahaba yung dila niya. Pero kayang-kaya pa rin. May food pa sa ilong mo, darling. Good girl. Yummy? This is tofu drinking from the water fountain. Go on, darling. Show them. Show them up. Ay, ayaw. Naririnig na yung mga aso sa kapitbahay. Nagtataka siya. This is their poopy area. Ewan ko ba itong sa dalawang to? Ba't nyo pinapakailaman si Tuti? Uy! Teka. There's Tuti. Pooping. Pooping or wee-wee? Ewan ko. Fufu, I'm sorry, darling. Privacy daw. Walang privacy. So, matalino ang cats, guys. Alam nila kung saan sila mag-wee-wee and poo-poo. Basta may cat litter sila. Si Amaya, nakikita mo ba dito? Hindi ka naman pusa. Uy! Yan, kaumo po, anak ko. Si Maya, tignan niya, nakasunod siya lagi. Okay, darling, don't scratch the camera. May sinabit ako ditong ribbon. Kasi, gustong-gusto niya nilalaro. Ito. Yan, ang gigigil. Mga tambay sa CR. Look at tofu. Mga antok. Ayan, nap time sila pag lunch time. Kailangan natin painumin ng gamot si Tuti kasi nagkaroon siya ng spotting two days ago, dinala sa vet. So sabi ng doctor, wala naman siyang infection and hindi naman miscarriage, pero kailangan pa rin niya mag-antibiotics just in case, so 0.7. So I'll show you paano magpa-inom ng gamot for cats. So you need to grab by the nip. Ooh, yehey! Good girl! Konti na lang, darling. Come on, come on. Yay! Tapos yan, makikita nyo, binabubbles nila yung gamot kasi ayaw nila yung lasa. Tama na yan. Konti na lang, oh. Konti na lang. Yehey! Good job, Tuti! So yan, twice a day siya bibigyan ng antibiotics. Hello. You want also? Huh? Ayaw, hatras. Ikaw, you want also? Smell, 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 smell. Cutie, Tootie! Tingnan niyo yung ano niya, guys, yung chan niya. Ay, sorry, sorry. Ayaw niyo ipakita. Yan, yung nipples niya. Malaki kasi she's preggy! They're sleeping. Sleeping time. Ay, nagising. Sorry. Sorry! Amaya has a package from Thick Cookies. Ayan. Bacon and cheddar bread man. And sobrang excited nyo. Peanut butter liver stars. Oh, sige, bigyan. Binigyan ko na siya kanina actually. Oop. Kau ha. Yummy. Mga pusa, ribbon lang. Masaya na sila. Ayan, si tofu. Ang cute! Ano, Amaya? Gusto mo pa ng treats, anak ko? Later. Tingnan nyo si Tuti. Wala siyang pakialam.
O, diba? Si Tofu pumunta pa dito para maglaro. Si Tuti wala talaga. Tito's time! It's not done. Ang bilis nila kumain, tingnan nyo. Si Amay nakaabang sa baba. Bigay mo, bakit nila kakainin yan? Ano, pinagaw mo pa yung sa tatay mo, ha? Tingnan nyo to, guys. Maliligo na ako. Every time na binubuksan ko tong CR, tumatakbo si Tofu. Ayan siya. Chill lang siya dyan. Tingnan nyo. Ayan, sabi ko sa inyo, diba? Ganyan siya. Papanoorin niya ako maligo. Nagpupur pa siya, oh. Hi, Maya. Grabe siya maglaro. Hinihingal. Pagod ka, baby. Maya, say goodnight. Goodnight. Goodnight, everyone. Si Tuti, ayan. Tulog na nga kanina eh. Guys, ganito si Fury. Pag nalilibugan siya, pakita ko yung ano niya. Pututoy niya. Nakalabas yan. Pakita mo yung pututoy mo. Ayan o. Nakalabas ang pututoy. Ay, nako. Maya says good night. Love you, baby. Good night. So that's it, guys. Patulog na kami na aking mga babies. Hindi ko sila kayang bitbitin lahat dito. So si Fury na lang na nagagalit. So that's our daily routine. Actually, wala kami masyadong ginagawa dito sa bahay. Most of the time, they're just sleeping. And syempre, konting playtime. Huwag niyong kakalimutan. Actually, mas mabilis mag-alaga ng cats kesa sa dogs. So they are low maintenance. Pero, ayun, since si Amaya maliit lang naman, mabilis lang din siyang alagaan. So, sa mga next na videos ko, I will also discuss other things about pets. Abangan nyo na lang yung mga next videos ko. And I hope nag-enjoy kayo sa vlog na ito. So, that's it. If you have any questions, just comment below. And if you enjoyed this video, don't forget to like and share it. And of course, don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Till my next vlog. Bye!